Simula na ng pagpapatupad ng ikatlong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila simula August 6, 2021. Pero ngayon pa lamang na nasa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions, naglagay na ng mga checkpoints sa mga border papasok ng Metro Manila. For the record, mga ka-Stand for Truth, sino lamang ang pwedeng pumasok sa Metro Manila ngayon GCQ at sa pagpapatupad ng ECQ? So lahat naman po na ating desisyon nakasyensya. Now, ang tanong, bakit hindi pa natin kinuha pa ng isang linggo yung additional and heightened restrictions? Mukhang sisipa naman ang kaso on or before August 15, no? Bakit kinailangan paagahin natin ng isang linggo? Well, kasi nga po, ang projection is para makamit natin yung purple, yung maroon line, kinakailangan ng 3 weeks ECQ. So inaasahan natin na itong heightened and additional restriction sana maging katumbas na ng isang linggo na rin ng ECQ. Sa ilalim ng ECQ, tanging mga authorized persons outside the residence ang pwedeng pumasok sa NCR. Mga individual edad 18 to 65 years old ang pwede lamang lumabas maliban sa may mga health risk, mga buntis at may immunodeficiencies. Bawal ang lahat ng mass gathering gaya ng religious gatherings at conferences. Limitado na rin ang pwedeng pumunta sa burol at libing. Bawal ang indoor at outdoor dining. Bawal din munang magbukas ang mga personal care services gaya ng barbershop at salon. Ipatutupad din ang curfew hours mula 8 p.m. hanggang 4 a.m. Sabi ng Malacanang, posible makatanggap ng hanggang 4,000 pesos ang bawat household habang nasa ECQ ang Metro Manila. Ayon sa DILG, malaki ang posibilidad na muling ipatupad ang quarantine pass system. Posible magkaroon din ng liquor ban sa NCR. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-Stand for Truth, dapat bang muling ipatupad ang quarantine pass system sa Metro Manila sa pagsisimula ng ECQ? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-Stand for Truth.